Pastor Dave, gaano po kahalaga na tama ang pinagtitiwalaan natin? Siyempre, mahalaga talaga yon dahil siya, kung halimbawa ako naniniwala sa isang gamot, na naniniwala ko na ito ay makakaligtas sa akin sa isang kamatayan. Kunyari, meron itong sakit na nakakamatay. At itong gamot nito, naniniwala ko makakapagpagaling sa akin. Pero hindi ko alam yung gamot na yon may lason pala sa loob. So kahit anong paniniwala ko doon sa gamot, kung ito may lason, eh hindi ako maliligtas ng paniniwala ko o pananalig ko. Kasi papatayan ako ng lason. So mahalaga na dapat yung ating pinagkakatiwalaan eh talagang magbibigay sa atin ng totoong seguridad. At syempre, ang Diyos ay laging nandiyan. Meron naman siyang pinahayag sa atin ng kanyang mga pangako sa Biblia na siyang batayan natin, napakakilala sa kanya at pag alam kung ano yung mga pangako niya na pwede gusto niyang kapitan natin para ito matupad niya sa ating buhay. Kasi yung mga pangako ng Diyos, may mga kondisyon yan eh. May mga ilang pangako na may kondisyon. So kung matupad mo yung kondisyon, gagawin niya yung kanyang bahagi. So halimbawa, kung tayo nanalangin, sabi sa Mark chapter 11, verse 25, pag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin niyo ang sinumang nagkasala sa inyo upang kayo rin ipapatawarin ng inyo ang masalangin. So kung tayo ay mananalangin at hindi tayo nagpapatawad sa mga tao na kasakit sa atin, hindi rin tayo papakinggan ng Diyos. So yun ang kondisyon niya kasi ang Diyos nagpapatawad sa atin eh. So gusto niya magpatawad din tayo. Kailangan wala tayong hinanakit para makamove on tayo sa mga pagpapala ng Diyos. Kasi kung tayo may hinanakit, makakagawa tayo malimit ng desisyon na hindi tama. O kaya, ito ay magbibigay ng hindi magandang relasyon sa ating kapwa. Kaya tayo po ay ayaw ng Diyos mamuhay sa kapaitan ng puso. So gusto niya iwaksi yan. Magtiwala sa Diyos na siya magbibigay ng hustisya sa iyo. Kasi ang Diyos naman nangako na siya ang gaganti para sa atin, ayon sa Biblia. So pag tayo ay nagpatawad, sasagutin niya ang dalangin natin. At kung tayo manalangin sa pangalan ni Jesus, sabi niya, ay ipagkakaloob niya ang ating hiling. Kasi si Jesus lang ang pwedeng mamagitan para sa atin dahil siya ang namatay para sa ating kasalanan. Siya lang pwedeng maganda hilan para sagutin ng Diyos ang dalangin natin. Dahil si Jesus ang naging dahilan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. So mahalaga po na tama yung ating pagkakilala sa Diyos at sa ating kinakapitan ng mga pangako niya. Okay? So meron tayong mga pwedeng i-share na mga pangako na pwedeng ating pagkapitan, no? Halimbawa sa 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14 sa Biblia, Old Testament ito, sabi ng Diyos, kapag aking isinara ang langit upang huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang upang lamunin ang lupain, o kung ako ay nagsugo ng salot, yung salitang salot dito, Cheryl, ano, galing sa salitang Hebreo, magsalitang yung dever. At dever sa Hebrew, it is yun po yung Hebrew word for pandemic. Okay? Kaya sabi niya, kung ako ay magsugo ng pandemic o salot o plague sa gitna ng aking bayan, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at papatawarin ko ang kanilang kasalanan at papagalangin ko ang kanilang lupain. Amen. So sinasabi ng Diyos, pag umaharap tayo ng mga nakakatakot na mga karanasan na pinaintulutan niya, na siya magpakumbaba tayo. Lumapit tayo sa kanya kasi siya lang talaga makakaligtas sa atin. Eh. Kasi napakadali natin makalimutan ng Diyos, lalo na pag lahat ay okay sa buhay natin, di ba? Yes. Pero naalala lang ang Diyos pag ano na, nakakatakot. Parang for emergency use ang Diyos lang eh. No? Mm-hmm. Pag pipindutin mo lang, pag nanganganib ka, ayaw ng Diyos ng ganun. Gusto niya, may relasyon tayo sa kanya araw-araw kasi siya man dumika sa atin at mahal niya tayo. Kaya kung magawa siya ng paraan, tulad nitong mga ganitong mga nakakakilabot ng mga karanasan, para pakumbabain tayo. Paalam sa atin na, you know, you are not the absolute sa mundong ito. Kasi may mga limitasyon ka. At kailangan magtiwala ka sa akin kasi kailangan kilalanin mo ako bilang Diyos ng buhay mo. So kung tayo magpapakumbaba o manalangin, sabi niya, ako yung makikinig, papakinggan kita mula sa langit, papatawarin kita at papagalingin kita. Yun ang pangako ng Diyos. Okay, another promise na makikita natin dito sa Psalms, no, chapter 91. Napakinggan itong psalm na ito. Actually, ito aking nire-recommend na psalm na basahin ng lahat ng nakakaroon ng takot dahil dito sa pandemya. Okay, ito po yung psalm na marami pong mga tao na nakaranas ng supernatural na pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ito sa digmaan sa First World War, Second World War. Marami pong mga hukbo na mga sundalo na pinili itong i-recite everyday sa gitna ng digmaan. At yung testimony, ito po, mga totoong story po ito. I can cite the actual
generals, ang mga commanders who had this experience in the battlefield, lahat na nagbasa, every day they will recite this psalm. Eh, wala po ni isang namatay sa kanila. Kahit nasa gitna sa napakaraming kaaway, walang namatay sa kanila kasi nagkaroon ng supernatural protection dahil kinilim nila ang promise ng Psalm 91. So hindi ko mababasa lahat ito, pero at least ilang bahagi lang. Sabi po ito sa Psalm 91 verse 1 to 7, halimbawa, siyang naninirahan sa tirahan ng katastaasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihan ko sa Panginoon, aking muog at aking kandungan ikaw, aking Diyos na siya kung pinagkakatiwalaan. Sapagkat ililigtas kanya sa bitag ng maninilo at sa kakamatay na salot, ito na naman salitang dever sa Hebrew, na salitang Hebrew for pandemic. So siya ang magliligtas sa iyo sa nakakamatay na pandemic. Kanyang tatakpan ka ng bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mangangandong ka. At ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay hindi mo kakatakutan, ni ang pana na nagdidiparan kapag araw, ni ang salot, ayan na naman yung salitang salot, no? Dever, pandemic, na lihim na bumubuntot sa kadiliman. Sabi nga natin, di nakikita itong kalaban na ito. Eh. Ni ang pakawasak na sumisira na sa katangalian, mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, especially during a pandemic. Sa iyong kanan ay 10,000, ngunit kung ito'y hindi lalapit sa iyo. At ito yung huling bahagi ng Psalm 91. Ito yung pangako ng Diyos. Sapagkat siya ay pumakapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya, sapagkat ang aking pangalan ay kinikilala niya. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Diba napakagandang pangako yan, Sherry? Mm-hmm. Yes. Pero yan ay binigay ng Diyos para ating angkinin. Kung tayo ay magtitiwala at susunod sa Kanya, mahalaga kasi yung pagsunod natin sa Diyos. Kasi, alam mo, mahirap tayong iligtas ng Diyos kung tayo magawa ng mga maling bagay na nagbibigay ng kapinsalaan sa ating buhay. Kasi tayo nang nag-i-invite ng kapahamakan eh. Kasi sa ating mga maling desisyon, ayaw natin sundin yung nais ng Diyos. So kung tayo susunod sa Kanya, ito yung pangako sa Romans chapter 8 verse 28. No? Sabi rito, alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ipababuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, namamahal tayo sa Kanya, sitiyakin niya na lahat na nangyayari sa atin, kahit anong pang kahirapan, kapinsalaan, ay may mabuti itong dadalhin sa hinaharap. Kaysa ang may hawak ng mga. So yun po yung mga pangako ng Diyos na pwede natin kapitan. Actually, napakarami. That's why we encourage people to read their Bibles. Okay.